Hello po. Nakikita niyo na po ba ako ngayon? Good afternoon po. Okay pa. Nakikita niyo na po ba ako ngayon? Ayan, sige. Nakita ko na. So, sandali lang po ah. Share ko lang po yung link. Oh, kayo na po mag-share ng link. Share na po yung links para po sa Clemente saka sa Bitok po. Kasi magkaiba na po yata na link to talaga. Ayan, let's go. Pa-message na lang po kung kunyari mahina po yung ano yung sounds or ano. Ayan. So, magandang hapon po sa inyong lahat. So, good afternoon po sa mga kapatiran natin diyan sa Door of Faith Church Singapore. Kaya mag-e-echo lang. I-off ko lang po yung sounds dito sa cellphone. Ayan. So, magandang hapon po sa lahat. So, lagi ko sinasabi yung bago po magsimula, praise be to God. All glory to Jesus Christ po. Kasi every time po na nag-share tayo o nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, it's just a privilege po na nanggaling sa ating Panginoon kaya siya lamang po bibigyan natin kapurihan. At bago po tayo mag-umpisa, lagi po ay tayo ay manalangin sa banal na Espiritu kasi lagi po rin sinasabi, hindi po natin mauunawaan at hindi po natin magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala po ang pagsama ng banal na Espiritu. Kaya nga po tayo magpakumbaba at tayo po ay manalangin na talagang Lord, ikaw lamang po ang mag-take in control, take authority sa amin. Tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Hura baba shikaya rababa saya rababaka. We praise you po, Abba, our Father, Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po sa buhay na binigay niyo sa amin sa pag-asa, sa kagalingan, sa dakila niyong pagmamahal, sa inyong proteksyon, sa lahat-lahat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig sa inyong anak na si Jesus Cristo, sa inyong banal na Espiritu. We are Abba Isay, Ikaraba, Shiyaraba ka. We worship and we adore you, Abba, Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. At kami po ay nagpapakumbaba at humihingi po kami ng kapatawaran at paglilinis po sa pamamagitan ng banal at makapangyarihan dugo ng inyong anak na si Jesus Cristo. Sa anumang pong karumihan, kasalanan na gawa namin, nasabi, sinadya o hindi man po sinadya, patawarin niyo po kami, kami po humihingi ng kapatawaran, pakalinisin niyo po kami at tulungan niyo na po kami huwag na magkasala. Pinapatawad din po namin lahat na nagkasala sa amin, sinadya man o hindi nila sinadya, pinapatawad namin lahat. At maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. O Holy Spirit of God, take in authority. Ikaw nga po ang manguna sa amin. Empty me, empty all of us of ourselves, but fill us always by thy Holy Spirit, Panginoon ko. Ikaw po ang mangusap sa amin. Ikaw po ang magturo sa amin, Panginoon ko, kung ano po ang katotohanan at mabuting balita tungkol kay Jesus Christ. Ika aka isa iyaraba aka si ikiyaraba ka. Ikaw nga po mamuno sa puso't isipan ng bawat isa, Panginoon ko. Ikaw lang po ang maitaas. Wala nang iba. All glory and praises to you alone. Abba our Father, Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, in Jesus' powerful name, amen. Hallelujah. Praise be to God. Okay, so share ko lang po yung ano po ah. Yung tapa. Yan. Okay pa. So nakita niyo po ba? Yan. Okay pa. So pa sabi na rin po kung mahina po yung sound sa. Okay pa. So ang pag-aaralan po natin ngayon ang katotohanan at mabuting balita tungkol kay Jesus Christ. Okay? Lagi po natin 'yon, reference po natin lagi is Holy Bible. Kasi po, hindi natin malalaman ang katotohanan at ang mabuting balita kung wala ang salita ng Diyos. At alam po natin na ang lahat ng katotohanan at ang mabuting balita ay mismong tumutukoy kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, lahat po ng pag-aaralan natin, pag-uusapan namin, natin ay tungkol kay Jesus Christ. Reference, Holy Bible, dahil yan po ay ang buhay na salita ng Diyos. Okay pa? So, kung may mga Bible po kayo, maaari po niyong basahin sa version na meron po kayo, kung wala man po ay nandito po sa ano po sa PowerPoint, okay po? So ito po, may share lang po ako na sa testimony po. So na-share ko na po to dun sa mga ano, sa mga prayer meeting, na yun nga po ang nag-lead po sa akin para gawin tong topic na ito. Is nagkaroon po kasi ng parang fellowship, Christian fellowship. Shortcut ko lang po kasi mamaya sasabihin ko rin po. So nagkaroon ng Christian fellowship. So yun. So praise be to God po. Na yun, speaking in tongues by the gift of the Holy Spirit. Hanggang nagkaroon po ng interpretation of tongues by the gift of the Holy Spirit. Kasi God lang po maitataas. At first time pong kung nabanggit sa sarili kong bibig
ang salitang Yeshua HaMashiach. Okay po? So, hindi ko po yun aram. Naririnig ko siya pero hindi ko alam. Tapos paulit-ulit ko po sinasabi doon, Yeshua HaMashiach, Jesus is Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is God. So, paulit-ulit po yun. So, all glory to Jesus Christ. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Hanggang umuwi po ako ng bahay, ni-research ko po ako ano ibig sabihin ng Yeshua HaMashiach. Okay? So, alam po yung iba po, alam na nyo. So, yun po. So, nalaman ko po doon na Yeshua is Jesus Christ, HaMashiach, para kumbaga Jesus Christ is the Christ. Si Jesus Christ po yung sent one ni God. Okay? So, siya yung hinihintay ng Israel at salamat sa Diyos na kumbaga tayo po, praise be to God. Okay po? Tayo po ay binigyan ng karapatan ng ating Diyos na malaman ang katotohanan at mabuting balita through Jesus Christ. Kaya nga po, like ko sinasabi yon. Ano man pong patutuo, ano man pong marinig natin, ang laging focus nun si Jesus Christ. Okay? Tayo po, ginamit lang, pero ang itataas si Jesus Christ. Okay po? So, yun po, ang naging ano ko, sabi ko, marami pala talagang mga bagay na i-reveal sa atin ng banal na Espiritu tungkol kay Jesus Christ, na magbibigay ng kapurihan kay Jesus Christ kapag lalo na po tayong lumalapit sa banal na Espiritu. Okay? So, praise be to God. Alam ko po, kayo po, lahat po tayo lumalapit kay God, kaya po lalo pa po nating hangarin, nakilalanin natin ang napakadakila, napakabuting Diyos natin. Okay po? So, yun po ang nag-lead sa akin. Tapos, nung kailan po yun? Friday. So, ito po, na-preach ko na po in English version sa in-invitan sa akin sa church. So, yung English version nito. Ngayon po, nung praise be to God, nung sinabi ni Pastora Divine, nung sinadya yung sa ano yan, sa workers po na maglilid, nakita ko po yung sa schedule ko. So, praise be to God, Psycho Lord, alam ko na po ang gusto mong ipa-preach is yung Tagalog version po nung the truth and good news about Jesus Christ. So, yun ang nasa isip ko na gagawin ko. Kaya nag-alarm clock na ako ng Thursday night pa lang yata noon. Nasabi ko, Friday ng 4 p.m., gagawin ko yung preaching na Tagalog version ng PowerPoint. Kaso lang po na aksidente ako nung ano, Friday afternoon. So, hindi naman sobrang. Kaso lang yung tawag dito, yung Mighty Band. So, accidentally po is may, ano yan, tawag dito. Iisip lang po sa cellphone. Yung sa pinto po is accidentally na lagyan ko siya ng Mighty Band. Tapos naglalakad ako, hindi ko napansin yung daliri ko pala is nalagyan siya ng Mighty Band. So, itong dalawa kong daliri is dikit na dikit siya. Tapos, nung pinipilit ko siyang agaganon, hindi ko na siya magalaw, masakit. Sobrang sakit niya. Tapos, tinanong ko na kung ano dapat gawin, ibabad sa mantika, kung saan-saan, sa tubig, ang tagal na nakababad sa tubig na may sabon, hindi talaga siya matanggal, sobrang sakit niya. Tapos, hindi ko nga siya, iniisip ko noon, sabi ko, magta-type ako ng mga prayer meeting, tapos, may ginagawa pa ako noon, minireview ako. Ang hirap pala po noon na kumbaga isang kamay lang ginagamit mo pag-type sa paghuhugas ng plato, lahat isa lang. Doon ko na-realize, habang ginagawa ko, siguro alauna nag-start yun, natapos siguro mga banda alas 4. Doon ko na-realize na sabi ko, habang nakadikit yung kamay ko na sobrang limited ng galaw ko, alam mo yung sobrang praise God. Kasi po, ganun po pala talaga na kapag si God na yung nasa puso mo, hindi mo nakikita yung kakulangan mo. Pero nakikita mo yung kadakilaan ng Diyos na sumasama sa iyo. Ang nasa isip ko lang noon, say ko, Lord, kaya mong tanggalin to, Lord. Kasi Lord, may gagawin ako para sa iyo, Lord. Sabi ko yung mga prayer list, yung ganun. Kaya alam ko, Lord, na aayusin niyo po ang kamay ko. Pray, 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 pray lang. So simula alauna, tapos binabad ko ng tubig. Kumbaga, to cut the long story po, short. So anong nangyari, lahat na nang ginawa ko, magkadikit pa rin yung kamay ko. Masakit na siya kasi namamanhid na siya gawa ng nakatiko. So, hindi ko kasi siya mabende kasi nga ako magkadikit. So, praise be to God, ang nangyari po is binabad ko na siya sa tubig, hindi siya matanggal. Bandang alas 4, nag-alarm po yung cellphone ko. Paka-alarm ng cellphone ko, bigla na lang pong nagbitaw yung dalawang daliri ko. Tapos, nagtaka ko, sabi ko, ay, titingnan ko yung alarm clock ko. Nakasulat nga doon is gumawa na ako ng preaching tungkol sa katotohanan tungkol kay Jesus Christ. So, sabi ko talaga, umakita ko sa'yo, kung mama, praise God. Kasi alam niyo, mama, sabi ng mama, ano nangyari sa'yo na? Sabi ko, praise God, ma, sabi ko, naging way po yung para ipatutuo sa kanila na sabi ko, ma, talagang pinapatunayan ni Jesus Christ na ang hirap kapag yung lalo na yung mga katawan natin is gagamitin mo sa mali o hindi mo siya gagamitin para kay God. So, ko alam mo ba, mawala akong ginawa, pero nung alas 4, eksakto nung nag-alarm yung cellphone ko para gumawa ng preaching tungkol sa katotohanan kay Jesus Christ, so, ko automatic naghiwala yung dalawa kong diliri nung wala akong ginawa. So, all glory to Jesus Christ. Ano lang ibig sabihin nun? Na lahat ng meron tayo, simula ulo hanggang paa, lahat yan, loob at labas ng katawan natin, gamitin natin para sa kapurihan ng Diyos. Binigay ni God galing sa Kanya
para sa kanya. At sinasabi ko lamang po, mapalad tayo. Kinomplete tayo ni God, kinreate tayo ni God. We are wonderfully created by our Lord God. Kaya lagi po tayong magpasalamat. Kaya nga sinabi ko sa kanila na dapat magpasalamat tayo. Binigyan tayo ng buhay ni God. Gamitin natin itong buhay na to na siya lamang ang may create at siya lamang ang may karapatan para kay God. Okay? So, all glory to Jesus Christ po. So, yun lamang po masasabi ko na yung kapag talaga po may desire tayo, gamitin ang katawan natin, ang buhay natin kay God, si God ang bahala sa atin. Okay po, so all glory kay Jesus Christ. Umpisa pa lang yun. So, ano lang po yun, na sobrang natuwa lang po talaga ako kay God no, na pinakita ni God na ako ang bahala sa iyo. So, all glory to Jesus Christ po. So, basahin po natin ang sabay-sabay. So, 1 Peter, o sa Tagalog po, 1 Pedro chapter 3, verse 15. Okay, lahat po karamihan dito ang salita ng Diyos. Alalahanin nyo na si Kristo ang dapat nyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Praise God! Sino lang dapat daw pong sundin at parangalan? Si Jesus Christ. Kaya sa lahat po ng patotoo ko, sa lahat ng patotoo nyo, dapat po ang napaparangalan si Jesus Christ. Okay po? Ang susundin, si Jesus Christ. Wala pong inuto si Jesus Christ na mapapasama sa atin. Lahat po yun mapapabuti sa atin, kaya sundin natin si Jesus Christ. Dapat lagi daw handa. Kaya nga po si lagi po, balik tayo sa basic, lagi sinasabi, let us meditate, himay-himayan natin, isa puso, isa buhay natin, gawin natin ang salita ng Diyos. Para po lagi tayong handa kapag may nagtanong, sister, brother, bakit ganito na yung sitwasyon mo pero nagpupuri ka pa rin sa Diyos? Kasi brother, sister, praise be to God. Alam mo ba, brother, sister, nahihina ako pero pinalakas ako ng Diyos. Ibig sabihin po, lagi tayong may sagot na yung pag-asa na meron tayo galing lamang kay God. At magiging sirbi po yung patotoo para sila rin po ay magpuri at lumapit sa ating Diyos. So, ibig sabihin, tayo po kaya nga lang tayo nagkaroon ng pag-asa. Kaya nga po lagi po nababanggit po yun nila, pastora, divine, sa mga preaching po, na kahit anuman pong nangyayari sa kapaligiran natin, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Bagkus po lagi tayong parang kampante tayo na Lord, ikaw na ang bahala. Tapos nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod kay God. Okay po? Kasi meron tayong hinihintay na bumabalik sa atin. Mamaya po, i-discuss natin yon. So, ang katotohanan. Okay, ano ba ang katotohanan? Ang tanong, okay, so may mga tanong po karamihan yung mga tao kasi po meron na kunti tanong, sobrang malapit na siya kay God. Pag nag-testimony siya kay God, praise be to God. Praise be to God po, napaganda mga testimony tungkol kay God na talagang nagpapatutong buhay ang ating Diyos. Hanggang tinanong ko po siya, say ko, halimbawa lang, kung tatanungin ka, bakit ka naniniwala sa Diyos? Tapos sinagot niya. Tapos sabi kong, kung may magtanong sa iyo, ano ang patutuo mo na naayon sa salita ng Diyos na nagsasabi sa iyong paniniwala? Hanggang huminto na po siya, wala na po siya masabi. Ang sabi ko lang sa kanya, praise be to God na nagpakilala sa iyo si God, kaya ka nga may testimony. Pero sabi ko, mahalaga ang pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Mahalaga na dapat alam natin ang salita ng Diyos dahil yun yung pinaka-root, yun yung pinaka-sandigan, kumbaga, ng ating pananampalataya at pag-asa. At yun yung dapat nating i-share sa tao. Okay po? So, ibig sabihin, alam ko po, lahat tayo alam na natin itong mga sasabihin ko, pero pray to God, kasi po sinishare ko po ito sa iba-ibang social media account, na kung meron man pumapadaan nito na hindi ka pa po lubusan nakakakilala sa Diyos, just want to say na God bless po. Kasi it's a blessing coming from God na makarinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi lang ipinaparating lang sa atin ni God ang kanyang dakilang pag-ibig. Okay? So sa atin, alaman natin o hindi pa natin alam po ito mga babanggitin mamaya, isa puso, i-share natin na kumalat po ang pag-ibig ng Diyos. So ang tanong, karamihan po, ito po, si Jesus ba ay Panginoon at Diyos? Ang sagot, okay, period na po to. Si Jesus ay Panginoon at Diyos, period. Okay? Ibig sabihin, tayo po pag may nagtanong, sigurado tayo. Pag tinanong nila tayo, ano ang masasabi mo galing sa salita ng Diyos na nagpapatunay na ang si Jesus nga ang Panginoon at Diyos. Okay? Basahin po natin sa Juan o John chapter 20 verses 28 to 29. Sinabi ni Thomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Praise be to God. Ano po, hinighlight ko na po dito, sabi ni doon ni Thomas, ki Jesus Christ, Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. Okay? Sinabi ni Jesus Christ, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ko? Hindi siya ni-rebuke ni Jesus Christ. Okay? Tandaan natin, yung mga anghel, okay? Yung mga lingkod ng Diyos,
every time, di ba, na binibigyan sila ng parangal, niluluhodan sila, sinasabi, huwag mo yang gagawin. Dahil ako ay parang kumbaga katulad mo, nalingkod din ng Diyos, at hindi mo ako dapat sambahin. Sambahin mo ang Diyos lamang. Nire-rebuke nila bakit alam nila na hindi sila Diyos. But this time, dito sinabi ni Jesus Christ, hindi niya nirebuke si Thomas. Inacknowledge ni Jesus Christ na siya nga ay Panginoon at Diyos. Okay po? So tunay na si Jesus Christ ay Panginoon at Diyos. Okay? Kung may mga tao man po na hindi pa nila, praise be to God, sa atin na nagpapakilala na sa atin ng ating Panginoon, nakita natin siya ng ano, ng kumbaga in dreams, visions and reality. So all glory to Jesus Christ. Pero kung may mga tao na magsabi na, alam mo sister, hindi ko pa po nakita yan eh, yung mga ganyan divine encounter, pero naniniwala ako kay Jesus Christ. God bless you. Bakit? Ang sinabi po dito, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So, ibig sabihin, kung ang mga tao pala kahit hindi pa nila nakikita si Jesus Christ, pero naniniwala sila sa salita ng Diyos, naniniwala sila si Jesus Christ, ang anak ng Diyos, si Jesus Christ, ang Panginoon at Diyos, mapalad. So, tayo pong lahat dito, mapalad po tayo. So kahit anuman pong kalagayan natin, kaya ngayon lagi ko sinasabi eh, kahit anong kalagayan natin, sabihin natin, Lord, salamat po sa dakila niyong pagmamahal. Salamat, Lord. Kasi considered tayo, isa tayo sa mga mapalad. Bakit? Dahil naniniwala tayo sa tunay na Panginoon at Diyos. Okay po? So next po is, katanungan, si Jesus ba ang anak ng Diyos? Diyos ba si Jesus Christ? May nagtanong po sa akin ito years ago. Nag-aaral pa po ako noon sa Bible School. Hindi ko siya kilala. Pero ang alam ko po is, ang sinabi niya sa akin ay, ano siya, guru daw siya ng mga, sa ibang relihiyon, ng sa Quran yata. So, hindi ko siya kilala, pero kino-question niya ako ng kino-question kasi nakita yata niya yung patutuo ko daw. Bakit daw ako nagpapatutuo? Wala daw akong karapatan. Pero, praise be to God. Okay? So, ginamit po natin ng pangsagot sa kanya ay salita ng Diyos at yung mga patutuo tungkol kay Diyos. Hanggang huminto na po siya. At pinag-pray ko na lang na Lord, sabi ko, sana makakilala siya sa inyo. So, ibig sabihin po, may mga time na darating sa atin. Hindi natin inaasahan, may mga tao po talaga na magtatanong sa atin kung ano ang pinangahawakan nating katotohanan at pag-asa. At kapag po tayo ay babad sa presensya ng Diyos, handa po tayo at dapat po tayong maging handa. Okay? Dahil tandaan po natin, the moment we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, nasa atin na ang banal na Espiritu na kahit saan ka pumunta, kahit anong oras, pag may nagtanong sa iyo tungkol kay God, sasagutin mo sila with confidence. Bakit? Kilala natin ang Diyos. At hindi na tayo ang magsasalita nun po, ang banal na Espiritu. Kaya napakahalaga po talaga ng intimate, totoong relasyon sa Diyos. Okay po? So ang sagot dito, si Jesus ang anak ng Diyos, si Jesus ay Diyos. Period. Katotohanan. Pag may nagtanong, ano pong sinasabi sunod sa salita ng Diyos? Basahin po natin sa Juan o sa John chapter 1 verses 1 to 2. Jump po tayo sa verse 14. Jump to po tayo sa verses 16 to 18. Pasensya na, medyo mabilis ako magsalita. Okay po? So, basahin po natin sa verses 1 to 2. Ang salitang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Okay? Ang salita daw ay kasama ng Diyos. Okay? So, alam ko po, alam na natin kung sino tinutukoy dito, si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay kasama na ng Diyos Ama. Bakit? Kasi po, Jesus Christ existed bago pa manlikhain ang mundo. Nasa langit na siya, kasama na niya ang Diyos Ama, at si Jesus Christ bilang anak ng Diyos, siya ay Diyos. Sabi, ang salita, si Jesus Christ ay Diyos. Nagpapatotoo na si Jesus Christ po ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Amen. Kasi nga po, si Jesus Christ ay Diyos. Okay pa? So next is verse 14. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Alam na po natin, Jesus Christ siya ang salita. Nagkatawang tao si Jesus Christ. Thousand of years back po, si Jesus Christ po bumaba galing langit papunta sa mundo. At mamaya po pag-aaralan natin ang dahilan ng pagbaba ni Jesus Christ. So si Jesus Christ nagkatawang tao, siya ang kaisa-isang anak ng Diyos Ama. Okay? So Jesus Christ, anak ng Diyos Ama.
Siya po ay puspos ng biyaya at pawang katotohanan. Si Jesus Christ, nang pumunta siya dito sa lupa, puro katotohanan ang sinabi niya. Nang sinabi niya, anak siya ng Diyos, anak siya ng Diyos, period. Katotohanan po. Okay po? So, verse 16, sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Verse 17, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? So, tingnan po natin sa verse ito, 14. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan. Pinipertain nila na yung salita daw na yun, word of God, ay puspos ng biyaya at pawang katotohanan. Sa verse 17, ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, si Jesus Christ ang salita ng Diyos. Si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Si Jesus Christ ang salita ay Diyos. Okay po? Kasi kapag alam po natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay katotohanan, confident po tayong magsalita sa kanila. At yung kapit po, kumbaga ang pundasyon po natin, we will not be shaken. Kasi may pundasyon tayo, Lord, alam ko Lord, ang salita niyo Lord, katotohanan. Nung sinabi niyo po sa inyong salita na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay Diyos, naniniwala ako Lord. Kaya po kahit anong pinagdaraanan ko Lord, alam ko malalagpasan ko to dahil totoo ka po, Diyos ka po, buhay ka po. Kasi po, doon po talaga napapalakas ang pananampalataya natin kapag kilala natin kung sino ang pinapanampalatayaan natin. Praise be to God, alam ko, alam na natin ang salita ng Diyos, pero wag po tayong titigil na makilala pa natin ang Diyos araw-araw, panghabang buhay. Okay po? Marami pa pong i-reveal sa atin ang banal na Espiritu at si God lamang po ang mabigyan ng karangalan. So verse 18, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling na Ama. Wala pang nakakita kay God the Father but only Jesus Christ. Bakit? Kasi kasama niya na si Jesus Christ, di ba? In the beginning, magkasama na sila. At ang bugtong na anak ng Diyos na si Jesus Christ ay Diyos din nga. Okay? Si Jesus Christ po ay Diyos. Jesus Christ po ay anak ng Diyos. Okay, may mga nagtatanong din, si Jesus ba ang tagapagligtas? Okay, alam po natin yan, sa Israel, sa buong mundo, lagi sila naghihintay ng tagapagligtas. Ang sagot at katotohanan, si Jesus ang tagapagligtas at ang may-ari ng lahat. Period. Totoo po yun. So next is basahin po natin Colossians, sa English po, o Colossians chapter 1 verse 3, tapos jump sa 14 verse 16. Ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Colossas, verse 3. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Heso Kristo sa tuwing nananalangin kami para sa inyo. Sa Diyos Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Jesus Christ is the Son of God. 14. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Sa pag-offer ni Jesus Christ ng buhay niya sa cross at nabuhay siyang muli, tayo po ay naligtas sa kasalanan. Kaya Jesus Christ is our Lord and our Savior. Kung hindi tayo tinubos si Jesus Christ sa ating kasalanan, all the whole world, lahat po ng tao are doomed to be in hell. Kasi po hindi nila malalaman ang katotohanan, hindi nila malalaman ang kasalanan kung hindi pumunta si Jesus Christ. Pero dahil inoffer ni Jesus Christ ang buhay niya at pumunta siya dito sa mundo, ang katotohanan ay inihayag niya. Ang kaliwanagan ay ipinakita niya. Ang kaharian ng Diyos ay ipinakita niya. Kaya tayo po ay mapalad dahil na punta sa atin ang katotohanan through Jesus Christ, kaya po tayong lahat ay ligtas sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? So ang mundo po ay niligtas ni Jesus Christ sa kasalanan. Tinubos niya. Kaya po si Jesus Christ ay ang ating tagapagligtas. Okay pa? So verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita pati rin ang di nakikita. Katulad ng mga espiritong nagahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Meron ba sa mga nabanggit nito na hindi pag-aari ng Diyos, ni Jesus Christ? Wala. Ikaw, ako, lahat na makakarinig dito, anuman pong estado ng buhay natin, anuman pong relihiyon mo, sino ka man, okay? Ikaw po ay nilikha ng Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay nilikha through Jesus Christ
para kay Jesus Christ. Okay po? Kaya lagi po natin yung, kaya nga kapag alam, pag na-acknowledge kasi natin na ang buhay natin galing kay Jesus Christ, tingnan nyo po, ang gagawin nyo, mabubuhay ka ng naaayong para kay Jesus Christ. Kasi alam mo, na itong buhay na to, wala ako kung wala si Jesus Christ. Kaya let us always acknowledge that this life comes from God and let it always be for God. Okay po? So next is, katanungan, si Jesus ba ang Kristo? Si Jesus ba ang Christ? Siya ba ang Messiah? Okay? Si Jesus ang Kristo. Siya ang Messiah. Si Jesus Christ is Yeshua HaMashiach. Period. Siya po ang totoong Kristo. Siya po ang anointed one of God the Father. Si Jesus Christ ang pinadala ng Diyos Ama para magligtas sa buong mundo. Okay? So, John 1, chapter 6, verse 29, verse 57 and 69 po. Verse 29, sumagot si Jesus, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Okay? Ano daw ang pinapagawa ng, sa atin ng Diyos Ama? Manampalataya tayo kay Jesus Christ na siya ang isinugo ng Diyos. Praise be to God. Alam ko po, tayo po ay nananampalataya at forever po tayong manampalataya na may gawa. Okay po? So, ibig sabihin, nananampalataya ko Jesus Christ eh. Ikaw po ang nagligtas sa akin. Ikaw ang Panginoon, ang Diyos ko. Susundin kita. Yun po ang tunay na pananampalataya. Sinusunod ang kabanalan ng Diyos sa grasya ng Diyos. Okay po? Through God's grace lang po yun. So, verse 57 po. Okay, so, yan. So, teka lang nga, ilitan ko lang, hindi ko makita. Okay? So, ang Diyos Amang nagsugo sa akin ang pinagmumula ng buhay. At dahil sa Kanya ay nabuhay ako, ganun din naman ang sino mang kumain sa akin at sumasampalataya. Teka lang nga, parang putol yata. Okay? Ang sino mang kumain sa akin, teka lang po, ano ko lang. Hanapin ko lang. Verse 57 ng John. Okay? Kung meron po kayo na putol yata yun sa pag type ko. John chapter 6 verse 57 po. John chapter 6 verse 57 o 58 pa yata itong ganun. Pasensya na, hindi ko yata nakompleto yung sa PowerPoint eh. Okay, so basahin ko lang po dito. Okay, so sa 57, ang Diyos amang nagsugo sa akin ang pinagmumula ng buhay at dahil sa Kanya ay nabubuhay ako. Ganon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Amen. Anong ibig sabihin nun? Okay, Jesus Christ is the bread of life. Siya ang salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So, ibig sabihin po, pag sinabi mong kinakain ang salita ng Diyos, kinakain si Jesus Christ, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, isinasabuhay natin. Yun po ang tunay na pagkain ng salita ng Diyos. Okay? Hinimay-himay mo siya, pinasok mo siya sa buong buhay mo, sinusunod mo siya. At kapag sinusunod po natin ang salita ng Diyos, si Jesus Christ, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, kaya po tayo po ay mapala dahil tayo nakakilala sa Diyos. So, verse 69, sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. Sabihin natin to kay Jesus Christ. Lord Jesus Christ, sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. Na Lord, alam ko ikaw ang Kristo. Lord, alam ko ikaw ang Messiah. Jesus, you are the Yeshua HaMashiach. Lord, naniniwala ako ikaw ang sugo ng Diyos Ama. Ikaw ang kaligtasan ko. Okay? So, lagi natin yun i-declare. At kung sino man po makakapanood nito, mapalad ka po. I-declare mo to sa buhay mo. Isa buhay mo po. Ikaw po ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya lahat po sinasabi, mapalad ang sino man pong nakakarinig, umuunawa, sumusunod sa salita ng Diyos. Sa tanong po, si Jesus ba ang makapangyarihan Diyos? Ang Alpha at ang Omega? Ang sagot, si Jesus ang makapangyarihan Diyos. Okay, hindi, wala na yan ba? Si Jesus ang makapangyarihan Diyos, period. Ang simula at ang wakas o ang Alpha at ang Omega. Sa pahayag o Revelation chapter 1 verse 5, that's verses 7 to 8, verses 17 to 18. Pagbati sa verses 4 to 5 po, pagbati sa pitong iglesia, mula kay Juan para sa pitong iglesia sa probinsya ng Asia. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Diyos, sa Espiritu at kay Hesukristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa pitong Espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. Okay? So, hindi siya nagbabago.
Diyos siya noon, ngayon, at magpakailanman, at hindi yun magbabago. Kaya nga po, lagi ko sinasabi sa inyo, di ba, anuman ang sitwasyon natin, huwag tayo mawala ng pag-asa. Bakit? Kahit nahihirapan tayo, kahit anong nangyayari sa mundo, ang Diyos natin, siya pa rin ang makapangyarihang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, at hindi po yun magbabago. Yung pagmamahal ni God, kahit anong sitwasyon, kahit anong nasa isip natin na problema, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Mahal niya pa rin po tayo. Okay po? At kung sino man tutulong sa atin para tanggalin tayo sa mga sitwasyon at kadiliman, si God pa rin yun. Dahil makapangyarihan siyang Diyos at nagmamahal sa atin. Okay? At kung tungkol kay Jesus Cristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Amen. The faithful witness, Jesus Christ. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay at siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Iniibig niya tayo at sa pamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Mahal na mahal po tayo ni Jesus Christ. Yung dugo na yon, precious blood of Jesus Christ, pahalagahan po natin. That every time po na nagkakasala tayo, tumatalikod tayo sa Diyos, ay sinasaktan natin ang banal espiritu, ang ating Diyos. Kung tunay na mahal natin si God, hindi natin siya sasaktan. Susundin natin siya. At iti-treasure na, Lord, salamat, Lord, sa dugo na binigay niyo sa akin. Nilinis niyo ako, Lord, kaya mamumuhay po ako na may kapanalan sa inyong grasya. Tulungan niyo po ako, Lord. Okay? So, ganun mo siya pinapalagan na talagang, Lord, mahal na mahal kita, God. Lord, ayokong gawin yan. Lord, ayokong tingnan niya kasalanan. Ayokong pakinggan kasalanan kasi mahal kita, God. Okay pa? So, ganun yung tunay na pagmamahal sa Diyos na hindi siya dapat na aapektuhan kahit ano nangyari sa atin. So, verse 7, magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap, makikita siya ng lahat ng tao pati na ng mga pumatay sa kanya. Okay, pinatay nila si Jesus Christ on the cross, thousand of years back. Okay, at yun po ay inoffer ni Jesus Christ ang buhay niya. Pero buhay si Jesus Christ. Ay po, buhay ang ating Panginoong Diyos. At tayo po, lahat, ang buong mundo ay kailangang magsipaghanda. Kasi darating si Jesus Christ na galing daw saan? Na nasa mga ulap. Kaya nga po, sa totoo lang po, maraming deception. Okay, totoo po yan, reality. At nakikita ko na po at naririnig ko po sa katotohanan na maraming mga tao ang dati naniniwala sila, pero ngayon po naguguluhan daw sila. Maraming mga tao naniniwala sila na may Diyos, pero hindi nila kilala si Jesus Christ. Okay, isang kasinungalingan. Kung kilala mo ang Diyos, dapat kilala mo si Jesus Christ. Dahil siya po ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Okay? So ano po sinasabi ko? Kailangan magsipaghanda tayo. Kailangan malaman talaga natin ang katotohanan. Dapat makipag-ugnayan tayo lagi sa banal na espiritu para patatagin po ang ating pananampalataya. Because time will come and it is now. Po, dumating na mga pagkakataon na ang mga tao ay dinideceive ng kadiliman. Niloloko. Kung hindi po kasi matibay ang pundasyon natin sa salita ng Diyos o sa Diyos, we will be shaken. Kasi tao tayo, as I have mentioned before, habang nasa mundo po tayo, maraming temptation. Pero makapangyarihan ang liwanag, ang Diyos na nasa atin, ang banal na espiritu, kaya po natin napagtatagumpayan ang kadiliman. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin, dapat i-share natin ang salita ng Diyos sa pamilya mga mahal natin sa buhay. Sumunod man sila o hindi sila sumunod, hindi po natin kasalanan yon. Ipagdasal na lang natin sila, we shall not condemn them because ang magja-judge po si Jesus Christ. Pero ang kailangan natin gawin, ang inuutos ni Diyos, which is to spread the word of God, to testify about God, at paniwalaan po natin na kaya tayong iligtas ni God. Ganun din po ang kasambahan natin. Okay po? So we shall not give up our faith in God kasi katotohanan po yon. At kapag may nagsabi sa atin, alam mo ba, dumating na si Jesus Christ dito sa lugar na ito, ay siguro hindi mo nakita, wala, hindi yan totoo yung mga sinasabing magbugunaw ang mundo, hindi totoo yung may parusa. Kasi nga po ang mga tao, nakakasala sila dahil hindi sila naniniwala na ihihiwalay ang kabutihan at ang kasamaan. Okay? So, napapatotoo po ako, lahat na nakasulat sa salita ng Diyos, totoo. Okay? Sa pagdating po ni Jesus Christ, magkakaroon po ng kapurusahan lahat ng mga tumalikod sa Diyos at namuhay ng Mike ng nakakasala na hindi nagsisi at lahat po ng sumunod at namuhay ng may kabanalan at tumanggap kay Jesus Christ ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lahat po tayo dapat magsipaghanda all the time. Huwag po natin sanang sayangin yung pagkakataon na binigay na sa atin ni God ang grasya at ang kaliwanagan at sa isang iglap ay magkakasala
dahil yung iba ay sabi nila hindi naman daw darating. Darating si Jesus Christ, darating siya. Ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam, okay po? So, ibig sabihin, makikita natin siya nang galing saan? Sa ulap, okay? Kung alam natin ang katotohanan, kahit may mag-deceive sa'yo, brother, sister, hindi ako naniwala. Naniniwala ako sa salita ng Diyos na si Jesus Christ ay manggagaling galing sa mga ulap. Okay? At si Jesus Christ ay makikita ng buong mundo at lahat ng mga tao. Okay? So kapag alam natin ang salita ng Diyos, maninindigan po tayo. So verse 8 po, ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganun siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Sino ang Alpha at ang Omega? Sino nagsasalita dito? Jesus Christ. Siya po ang Panginoong Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sabi ko eh, wala tayong dapat katakutan. Kasi yung Diyos na sumasama sa atin, yung Diyos na nagmamahal at nagsugo sa atin, siya ay makapangyarihang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Okay po? At mahal na mahal niya po tayo. Siya ang Alpha, siya ang simula. Okay? Dahil sa simula pa lang, Diyos na siya. Siya ang Omega, He is the end. Kahit magtapos man po ang buong mundo, kahit matapos ang lahat, Diyos pa rin siya. Hindi siya magbabago. Jesus Christ is God. Verse 17 po, na makita ko siya na pahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang katapusan. Ganon tayo kamahal ni Jesus Christ. Sinasabi lagi sa atin ni Jesus Christ, kapag nangihina na yung pananampalataya natin, laging i-remind tayo ni Jesus Christ, huwag kang matakot. Okay? So siya ang makapangyarihan Diyos, siya ang Alpha at ang Omega. Verse 18, ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako pero masdan mo, buhay ako. At hindi na muling mamamatay, nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng matay. Sino nagsasabi dito? Jesus Christ, di ba? Siya ay buhay magpakailanman. Namatay siya nung inoffer niya yung buhay niya sa krus, pero buhay po. Na buhay ng muli si Jesus Christ, gaya ng sinabi niya. At hindi na siya muling mamamatay at babalik siya. Tanong, si Jesus ba ang hukom, ang final judge, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Sagot, opo. Si Jesus ang mapagmahal at makatarungang hukom. Si Jesus ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, period. Okay? Wala nang mas tataas pa sa kanya. Pinakamataas, pero pinakahumble. Ay po. So pahayag, Revelation chapter 19, verse 11, verse 13, and verse 16. Ang nakasakay sa puting kabayo, verse 11. Pagkatapos, nakita kong nabuksan ang langit at may puti ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo. Sapagkat matuwid siyang humatol at makapagdigma, kabayo ng nakasakay. Kaya nga, sorry, patak-patak yata yung ginawa sa PowerPoint. Pa, punta po tayo sa Revelation chapter 19, verse 11. Okay. Basahin ko po yung kabuuan. Revelation chapter 19 ba yun? Verse 11. Okay, 19 verse 11. Okay. Basahin ko lang po dito ah. Yan. Pagkatapos, nakita kong nabuksan ang langit at may puting kabayo na nakatayo roon, ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Amen. At sino po yun? Si Jesus Christ. Okay? So, na short na testimony rin po. Years ago, dyan pa po yun sa Singapore. Nagpatotoo rin po ako tungkol kay Jesus Christ sa isang simbahan. Tapos, pinatotoo ko po nun yung vision na nakita ko na yung liwanag na nakaupo dun sa puting kabayo. Tapos, may matandang babae pakatapos kung magpatotoo, is nilapitan niya ako. Pero mabilis lang, dinaan na lang niya ako. Singaporean po siya. Sinabihan niya sa akin, you know who's the one sitting in the white horse? That's Jesus Christ. Yun lang, umalis na siya. So, yun, totoo po yun. Si Jesus Christ po, siya po ay ang tinatawag na tapat at totoo at siya po ay matuwid, okay, na judge. Siya nahahatol sa atin, okay? So, wala pong mali kay Jesus Christ sa kanyang paghahatol. So, next is, verse 13, ang suot niyang damit ay inulubog sa dugo at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Bakit sinabing inulubog sa dugo? Kasi nga po, di ba, inoffer niya ang buhay niya sa krus. Inoffer niya ang dugo niya para iligtas tayo. Okay? At ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Balikan natin, sinabi natin kanina, sino ang salita ng Diyos, nakasama ng Diyos at siya ay Diyos? Si Jesus Christ. Okay pa? So, sa verse 16, sa damit at sa hita niya ay may nakasulat hari ng mga pahari at Panginoon ng mga Panginoon. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos daw na yon, siya ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon.
So, si Jesus Christ po ay ang King of Kings and Lord of Lords. Ibig sabihin, pinakamataas. Kahit sino man po sa mundo, dapat lahat po tayo magpakumbaba dahil wala na pong mas tataas pa kay Jesus Christ. Pero napaka-humble po na Diyos ni Jesus Christ kasi nga po in-offer niya ang buhay niya para iligtas niya tayo. Ganun niya tayo kamahal. Ganun kabanal ang ating Diyos. So, ang tanong po, ano ang ibig sabihin si Jesus at ang Diyos Ama ay iisa? Marami rin po ang tatanong yun. May nakilala rin po ako, sabi niya, hinagkuguluhan daw siya. Ay, ito po yun. Ang sagot, si Jesus at ang Diyos Ama ay iisa, nagpapahayag ng kanilang pagkakaisa. Okay? So, nung sinample ko nga po sa kanya, sabi ko nung sa baptism ni Jesus, di ba? Sabi ko, nung nasa tubig si Jesus Christ, yun, dito yung Holy Spirit, andun may boses na nagsasalita, ang Diyos Ama, na please siya kay Jesus Christ. Okay? Pero yung sinasabi dito sa Colossians chapter 1 verse 15, basahin po natin, ang kadakilaan ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng di nakikita ng Diyos at siya ang may kapangyarihang sa lahat ng lika. Okay? May kapangyarihan sa lika. Si Jesus Christ ang larawan ng di nakikita ng Diyos. Ibig sabihin, kung nakita mo si Jesus Christ, para mo na rin nakita si God the Father. Okay? So, ibig sabihin kung ano si Jesus Christ yung si God the Father. Okay? So, malalaman natin kung bakit nila sinabi yon. So, basahin natin sa pahayag chapter 3 verses 14 to 21. Ang sulat para sa iglesia sa Laodicea. Verse 14, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Laodicea. Ito ang mensahe ng tinatawag na Amen, ang tapat at tunay na saksi, siya ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sino yon? Kinreate everything through Jesus Christ for Jesus Christ. Verse 21, ang magtatagumpay ay paupuin ko sa tabi ng aking trono, tulad ko ng nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Pag sinabing may trono, hari. Si Jesus Christ meron siyang trono. Siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Okay po. Satya, ang magtatagumpay, ano ibig sabihin po ng magtatagumpay? Tayo po na magpapatuloy sa pagmamahal, sa paglilingkod, sa pamumuhay na may kapanalan sa grasya ng Diyos, sa pagtanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, tayo po ay magtatagumpay. At tayo rin po ay bibigyan ng karapatan ni Jesus Christ na maupo katabi niya sa trono ng kanyang Ama. At yung pinakahangarin po natin, hindi talaga yung makapunta ka doon sa trono na hindi. Ang hangarin natin na Lord, thank you God, makikita na kita ng mukha sa mukha. Ang Diyos na lagi kong kausap araw at gabi na alam ko nagmamahal sa akin tunay, makikita ko na. Yun po yung hangarin natin. Ang makita ang Diyos dahil mahal natin siya. Okay? So, yung sinabi na doon na Jesus Christ and God the Father is one, kasi po sila ay mayroong pagkakaisa. Okay? So, ibig sabihin, kung ano ang inutos ng Diyos Ama ay siyang ginagawa ni Jesus Christ. Remember, nung nandito si Jesus Christ sa lupa, sinabi niya ginagawa niya ang sinasabi ng Diyos Ama. Sila ay mayroong pagkakaisa. Ano man pong inuutos ni Jesus Christ sa atin ay siya rin utos ng Diyos Ama. Dahil sila ay iisa. Sila ay nagkakaisa. Kaya tayo nga pong mga lingkod ng Diyos, dapat po talaga magkaroon talaga ng unity in the body of Christ. Pagkakaisa, bakit? Dahil yun po ay naayon sa kalooban ng Diyos. Na walang comparean ang dapat nagkakaisa na dapat tayo, ginagawa natin to para ibigay ang papuri kay God, ibalik ang mga tao kay God. Wala nang maitataas. Si God lang, si Jesus Christ lang po. Okay? So next is sa Juan o John chapter 10, verse 25, verse 30, and verse 38. Putol-putol ko na lang po ah. Verse 25, sumagot si Jesus sa kanila, sinabi ko na sa inyo kung sino ako, pero ayaw naman niyong maniwala. Ang mga ginawa kong himala sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatunay kung sino ako. Yun. Si Jesus, kaya sinabi niya na yung katotohanan dati, kung sino siya. Siya ang anak ng Diyos, siya ang Messiah, pero hindi siya pinaniwalaan. Pero, alam natin na lahat ng sinasabi ni Jesus Christ ay katotohanan. Ang mga ginagawa niya, yung mga himala na yun, nagpapatunay na siya ay ang anak ng Diyos. Okay? Verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Verse 38, ngunit kung ginagawa ko ang mga ipinapagawa ng aking Ama, kahit ayaw niyong maniwala sa akin, paniwalaan niyo ang mga ginawa ko upang maunawaan niyo na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa aking Ama. Okay? So, meron silang pagkakaisa ng Diyos Ama. Sinusunod ni Jesus Christ ang kalooban ng Diyos Ama at anumang inuutos ni Jesus Christ ay siya rin pong kalooban ng Diyos Ama. Okay? So, next.
Tanong, bakit hindi bumaba si Jesus sa lupa sa kanyang katayuan bilang Diyos? Okay? May tinanong po ako nito sa tao. Sabi ko, sa tingin mo, bakit kaya hindi na lang bumaba si Jesus kaya sa katayuan niya bilang Diyos para pagbaba niya makita ng mga tao ay Diyos siya? Okay? So ang sagot, napakabanal ng Diyos. Napakabanal ni Jesus. Sa lumang tipan na banggit na wala makakakita sa mukha ng Diyos at mabubuhay. Okay? Tandaan natin, di ba? Sa lumang tipan, hindi nila nakikita ang mukha ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ni God, walang makakakita ng kanyang mukha at mabubuhay. Okay? Bakit? Kasi napakabanal ng Diyos. Napakabanal niya. Napakabanal ng Diyos. Okay po? At ang tao po, tayo po ay makasalanan. Kaya hindi po tayo, hindi natin maaruk ang kabanalan ng Diyos. Kaya nga po hindi makikita ng tao ang mukha ng Diyos. Noong Old Testament at mamaya po i-reveal natin ang kabutihan ni Jesus Christ at ni God. Exodus chapter 33 verse 19 to 20. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa inyo ang lahat ng kabutihan ko at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahabag ako sa gusto kong kaong kahabagan, maawa ako sa gusto kong kaawaan. Panginoong Diyos ang nagsasabi. So verse 20 po, pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakita sa mukha kong nang nabuhay. Okay? So sa Old Testament, walang tao na nakita sa mukha ng Diyos na nabuhay. Kasi God is so holy. So ibig sabihin, si Jesus Christ na Diyos, alam po natin, di ba? Jesus Christ is God. Kung bababa siya sa katayuan niya bilang Diyos, walang makakatingin sa kanyang mukha. Okay? So, hindi makikita ng mga tao si Jesus Christ. So, kaya ang ginawa niya, nagkatawang tao siya. Na kahit alam niya na sa katawang taong yun, masasaktan siya. Okay? Aalipasin siya pag iisipan siya ng masasama kahit wala siyang ginagawang masama. Ipapako siya sa krus, papatayin siya ng mga tao. Alam ni Jesus Christ na daranasin niya ang sakit because he is in the flesh of a man. He is the Son of Man, but still, Jesus Christ is the Son of God. Tinanggap yun ni Jesus Christ sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Para lang maniwala ang mga tao na may Diyos at mamuhay ang tao na naayon sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin sa pahayag o Revelation chapter 22 verses 3 to 4. Walang anumang isinumpa ng Diyos na makikita roon, naroon ang trono ng Diyos at ng tupa. Si Jesus Christ po, the Lamb of God, at sasabihin siya at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Kaya dito pa lang po sa lupa, sambahin natin. Masanay na tayo kasi yun po ang gagawin natin sa kaharian ng ating Diyos, ang sambahin si God. Okay po? Makikita nila ang kanyang mukha. Finally, makikita natin ang mukha ng Diyos. Pahayag Revelation, New Testament. By the time Jesus Christ came down here on earth, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa na makita ng mukha sa mukha ang Diyos. Ganun kadakila ang pagmamahal ng Diyos. Okay? So, magkakaroon na po tayong pag-asa. And kailan yon? Only God the Father in heaven knows. At isusulat sa mga noon nila ang kanyang pangalan. Dahil hindi natin alam, dapat sabi nga, maghanda kayo. Maghanda lang tayo lagi. Okay pa? So, next is tanong, bakit pumunta si Jesus sa mundo? Okay? Sabi nila, bakit pa kailangan ni Jesus pumunta sa mundo? Bakit? Dahil mahal ng Diyos ang mundo. Mahal ni Jesus ang mundo. At dumating siya upang iligtas ang maraming tao sa mundo. Ganoon kamahal ni God ang mundo. So, basahin natin sa 1 John o 1 Juan chapter 5 verse 20. Alam din nating ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay ng Diyos. Praise be to God. Kung hindi po bumaba si Jesus Christ sa mundo, hindi mauunawaan ng tao ang katotohanan. Kung hindi bumaba si Jesus Christ sa mundo, ang buong mundo, ang lahat ng tao ay magkakaroon ng kanya-kanya nilang batas, magiging lawless nga, wala silang batas. Gagawin nila kung anong gagawin nila kasi wala nga silang paniniwalaan. Hindi nila alam kung tama o mali, kasalanan o hindi. Magpapatuloy ang buong mundo sa kasalanan kung hindi dumating si Jesus Christ. At sa pagpapatuloy ng buong mundo o ng tao sa kasalanan kung hindi dumating si Jesus Christ, ang buong mundo, ang tao ay mapupunta sa impyerno. Bakit? Kasi hindi nila nakita ang katotohanan at ang kaliwanagan. Pero anong nangyari?
si Jesus Christ po, bumaba. Siya ang anak ng Diyos at naparito sa mundo. Inihayag niya po ang katotohanan. Inihayag ni Jesus Christ ang kaliwanagan. Inihayag ni Jesus Christ ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Inihayag ni Jesus Christ ang repentance, ang paghihingi ng kapatawaran, ang pagtalikod sa kasalanan upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ at tayo ay maligtas. Okay? So bakit kaya si Sister nauunawaan natin to? Tayo po ay nagpapakumbaba na hindi natin to kaya sa ating kalaman. Nauunawaan po natin ang salita ng Diyos dahil ang nangungusap sa atin ay ang banal na Espiritu. Kaya mapalad po tayo, ikaw, brother and sister, tayo, lahat po tayo nakakapanood nito. Sa pamagitan po ng biyaya at grasya ng Diyos sa pagsama ng banal na Espiritu, alam ko po, nire-reveal sa atin ni God ang katotohanan. Alam natin ang katotohanan at dahil lang yun po ay pinaunawa sa atin ang tunay, ang katotohanan, ang tungkol sa tunay na Diyos through Jesus Christ. Kaya lagi po tayo magpapasalamat na Lord, all glory to you alone. Okay pa? At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na Jesucristo. Dahil nga sa pagdating ni Jesus Christ, nakita natin ang katotohanan. Tayo na ngayon ay sumusunod na sa katotohanan. Tayo na ngayon ay naniniwala na sa tunay na Diyos through Jesus Christ. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan through Jesus Christ. The Son of God, He Himself is God, Jesus Christ. Okay? So, Matthew chapter 20, verse 28. Maging ako, si Jesus Christ po nagsasalita, maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Tinawag si Jesus Christ na anak ng tao dahil siya po ay nasa katawang tao, pero still, okay, hindi siya simpleng small a, small t, even the Son of Man. Sa English po, capital S, capital M sa man. Okay, bakit? Kasi hindi siya ordinaryong tao. Jesus Christ is tinawag Son of Man o anak ng tao dahil siya ay nagkatawang tao. Yet and still, Jesus Christ in flesh, by the time na nandito po siya sa mundo, ay 100% Son of God, 100% God. Hindi po yun nawala. Okay pa? So nagkatawang tao lang siya para iligtas, ang sabi, ang maraming tao. Tatanungin ang iba, bakit hindi na lang iligtas lahat ng tao? Okay, basahin po natin to. Bakit hindi lahat ng tao ay maligtas? Sagot, mahal ni Jesus ang lahat ng tao. Katotohanan. Ngunit may ilang tao ang napupuot sa kanya at tinanggihan ang kanyang kaloob ng kaligtasan. Ang sabi nga po doon sa English, they hate him for no reason. Nagalit sila kay Jesus Christ na walang valid reason. Walang tamang rason, ibig sabihin. Kung tutuusin po, totoo yun. Noon nandito si Jesus Christ, wala siyang ginawang masama. Wala siyang sinabing masama, wala siyang tinapakan. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos, namuhay siya na may kabanalan. Pero bakit po napuot sa kanya? Dahil po ang tao ay nababalot ng kadiliman. Nagabalot sila ng inggit, ng galit, ng puot, ng walang dahilan. Okay? Pero kung tutuusin, gusto ni Jesus Christ iligtas ang lahat. Pero tao po, hindi po ang lahat ha, ang iba sa mga tao na nag-reject kay Jesus Christ, gusto silang iligtas si Jesus Christ, pero sila ang nag-reject kay Jesus Christ. Pero mahal ni Jesus Christ lahat. Kaya alam ko po tayo, praise be to God, tinanggap natin si Jesus Christ. Kung meron man pong makapadaan nito, na dati po ay hindi mo pa ganun kilala si Jesus Christ, dati hindi mo siya tinatanggap, tanggapin mo si Jesus Christ. Wala pong hinangad na masama si Jesus Christ sa atin. Kung babasahin niyo po, at uunawain natin sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, ang salita ng Diyos, walang hinangad na masama si Jesus Christ sa atin. Ang hinangad niya po ay puro kabutihan, puro kabanalan, para po tayo ibigyan ng buhay na walang. Okay po? So ang ibig sabihin, tanggapin natin si Jesus Christ as Lord and Savior at magpasalamat tayo sa Kanya. Sa John o Juan chapter 15 verse 18 verse 22. Ang galit ng mga taong makamundo na sa mga sumasampalataya kay Jesus. Verse 18. Sinabi pa ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin niyo na ako ang una nilang kinapuotan. Okay? So yun ang katotohanan. Gusto ni Jesus Christ iligtas ang lahat, pero napupuot ang mga tao kay Jesus Christ. Ang mga tao, ang iba sa mga tao, hindi po lahat ha, ang iba sa mga tao, ni-reject po nila ang gift of salvation.
Ang gift of salvation, Jesus kasi nga gift eh, libre po na binibigay ni Jesus Christ ang kaligtasan sa mga taong tatanggap at susunod sa Kanya. Ganun lang po yun. Tanggapin lang natin, sundin natin si Jesus Christ. Kaya po nahihirapan ang tao na tanggapin yung gift kahit libre na kasi ayaw nilang bitawan ang kasalanan. Kasi selfish ang ibang tao. Mas gusto nilang pahalagahan kung ano ang gusto nila kaysa ano ang gusto ng Diyos. Kaya po, hindi po natin masisisi ang Diyos kung ano po ang magiging hatol ng Diyos. Remember, God, Jesus Christ, is a loving and just God. Okay? Tayo po, binigyan tayo ng karunungan ni God, sundin natin si Jesus Christ. Walang mapapasama sa pagsunod kay Jesus Christ. At bibigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. Verse 22, kung hindi ako naparito, si Jesus Christ po ang nagsasalita sa mundo at nangaral sa kanila, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Pero ngayon, wala na silang maidadahilan sa makasalanan nila. Yun po. Okay? Kung hindi napunta si Jesus Christ dito, wala silang, yung mga tao, wala silang pananagutan sa kanilang kasalanan eh. Kasi isipan nila, anong kasalanan ko nagawa? Wala namang mali, walang tama. Okay? Ibig sabihin, lawlessness. So, ibig sabihin, wala silang alam na walang wisdom. Hindi nila alam ang tama at ang mali, kaya susundin nila ang gusto ng flesh nila, ang kasalanan. And in that nga po, sabi ko sa inyo, kung sino man po magpapatuloy sumunod sa kasalanan at hindi magsisi sa bandang huli ay parurusahan. At ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ni God iligtas. Kaya nga si Jesus Christ, balikan po natin, umunta siya rito sa mundo, nangaral siya ng katotohanan para ipaalam sa atin na nak ito ang kasalanan, nak ito ang kalooban ng Diyos. Sundin niyo ang kalooban ng Diyos, talikuran niyo ang kasalanan at mamuhay kayo ng may kabanan para kayo iligtas. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ. Wala siyang masamang ginawa. Ang gusto lang po niya, sundin natin siya para maligtas. Kaya kung sino man pong nanonood nito, mahal ka ni God. Okay po, sundin natin si God. So next, John chapter 3 verse 16, o Juan chapter 3 verse 16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi makapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. God's love is eternal. Totoo yan. Hindi po nawawala ang pagmamahal ng Diyos. God's love is unconditional. Walang kondisyon. Kahit masama ka, mabuti ka. Okay? Mahal ka ng Diyos. Bakit nilikha ka ng Diyos? Kahit sabihin mo kahit sino ka man po, nilikha ka ng Diyos, period. Okay? So next po is, bakit sinasabing unconditional pero bakit daw may mahihirapan? Okay? Ito po kasi yun, sinasabi. Ang sino mang sumampalataya. God's love is unconditional. Hindi nagbabago yon ang pagmamahal ng Diyos. Pero ang buhay ng walang hanggan, meron pong kondisyon. Okay po? At ang kondisyon para magkaroon ng buhay ng walang hanggan, kailangan sumampalataya, sumunod. Okay? Sa anak ng Diyos na si Jesus Christ para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Period. Okay? So yun yung kondisyon. Sasabihin ng iba, ay, ayoko ng kondisyon na yon. That's the point. Okay? Gusto kang iligtas ni God. Gusto tayong iligtas ni God. Pero ang tao ang nagre-reject kasi hindi nila matanggap kung ano ang gusto ng Diyos. Kung tutusin, walang masamang hinangad ang Diyos. Pero bakit? Kasi mas gusto ng tao sundin ang kalooban niya. Okay, so ito lang po yon. God is a just God. If you love God, you obey God, you will receive reward. If you hate God and you will not sin, if you will not repent, kung hindi po tayo magbabago, mayroon pong pagsisisi, mayroon pong kapahamakan o walang hanggang kamatayan sa mga taong hindi magsisisi at magre-reject kay Jesus Christ. That is justice. Okay pa? And God love us all. Kaya nga po nakakarating sa atin ang salita ng Diyos. Kaya po ipinapahayag sa atin ng banal na Espiritu ang katotohanan. Bakit? Kasi isinisiksik sa puso natin ni God na nak, mahal kita. Nak, gusto ko malaman mo ang katotohanan, sundin mo ang katotohanan para maligtas ka. Nak, alam mo na ang katotohanan, ipahayag mo ang katotohanan para maligtas sila through Jesus Christ. Okay pa? So, hindi tinatago ang katotohanan, inihahayag po. So, buhay ba si Jesus? Sagot, buhay si Jesus, period. Ako po, nagpapatotoo, buhay si Jesus Christ. Alam ko po, lahat tayo naniniwala doon. Mateo o Matthew chapter 28, verse 2,
verses 4 to 5, verse 7, verses 11 to 13, verse 15. Pasensya na, medyo mahaba yung Bible verse, pero gusto ko lang po kasi idiin na totoo ang salita ng Diyos. Verse 2, biglang lumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at inupuan ito. Itong pangyayari na ito po yung si Jesus Christ is nasa libingan, di ba? So ang nangyari, lumindol daw at may anghel ng Panginoon na bumaba mula saan? Galing sa langit. Iginulong niya yung bato na nakatakip po doon sa libingan ni Jesus Christ. Ito po yung totoong nangyari. So next is verse 4. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. Nasaksihan, no witness, nakita no mga sundalong bantay dun sa libingan ni Jesus Christ, nakita nila yung nangyari. Na may bumabang anghel, ni-roll yung bato. Okay? So yun yung katotohanan. Nakita nila ang katotohanan. Sa verse 5, sinabi ng anghel sa mga babae. Kasi po may mga babae, di ba, na pumunta para makita yung kay Jesus Christ sa libingan. Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap nyo si Jesus Christ yun. Okay? Teka lang po, naputol yata yung sa... Okay? So... Basahin po natin sa Matthew chapter 28. Ayaw kasi napuputol pag, lalo na pagtungkol sa Word of God. Okay, so Matthew chapter 28. Yung part lang po na naputol kanina sa PowerPoint po kasi. Matthew chapter 28 verse 2. Ay, sorry, hindi pala. Matthew chapter 28 verse 5. Okay, basahin ko lang po yung sa Matthew chapter 28 verse 5 kasi naputol po sa PowerPoint. Okay, sabi doon, sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap nyo si Jesus na ipinako sa krus. Yun yung sinabi ng anghel. Hinahanap kasi nila si Jesus Christ. Okay, so yun yung sa verse 5. Okay, so next po is sa verse 7. Pagkatapos sinabi ng anghel sa kanila, puntahan nyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin nyo sa kanila na nabuhay siyang muli. Sino'y nabuhay na muli? Si Jesus Christ, sinabi ng anghel. At mauuna siya sa inyo sa Galilea, doon nyo siya makikita. Tandaan nyo ang sinabi ko sa inyo. Tandaan natin ang katotohanan at tandaan ng bawat isa na buhay si Jesus Christ. So, okay, so verse 11 to verse 12, ang ulat ng mga gwardiya. Ito yung nangyari. Pagkaalis ng mga babae sa libingan, pumunta naman sa mga lungsod ang ilan sa mga gwardiya upang ibalita sa mga namamahalang pari ang nangyari. Sinabi nila, siyempre kung ano yung nakita nila. May anghel, may roll yung bato. Verse 12, matapos makipagpulong ng mga namamahalang pari sa mga pinuno ng mga Hudyo, sinuhulan nila ng malaking halaga ang mga bantay. Sinuhulan. Pag sinabing sinuhulan, binigyan ng malaking pera o binigyan ng isang kapalit para magsinungaling, para hindi sabihin ang katotohanan. At yun po ang nangyari. Okay po? So, ibig sabihin, binigyan nila ng kasinungalingan ang nakita nilang katotohanan. Sa verse 13, sinabi nila sa mga bantay, ipamalita nyo na habang natutulog kayo kagabi, dumating ang mga tagasunod ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Ito yung pinapasabi nila na sabihin daw ng mga gwardiya. Pero ito po ay kasinungalingan. Ang katotohanan ay na-witness nila na may anghel na bumaba, di ba? At ni-roll yung bato. So, ibig sabihin, alam nila na si Jesus Christ ay buhay. Pero, ikinalat nila ang kasinungalingan. Verse 15, tinanggap ng mga gwardiya ang pera at ginawa ang sinabi sa kanila. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang kwentong ikinakalat ng mga Hudyo. Kaya po, may mga tao na naniniwala, may na taong hindi naniniwala. Kasi, nagsinungaling po yung mga gwardiya. Okay po? So, yun ang nangyari. Nagsinungaling sila, pinamalita nila na hindi totoong nabuhay si Jesus Christ, pero ang katotohanan, at alam po natin yun, buhay si Jesus Christ. Muli siyang nabuhay. At siya ay babalik na muli. So, malapit na po tayo matapos. Sa Gawa o Acts chapter 1 verses 1 to 3, minamahal kong Theophilus, sa aking unang aklat, isinulat ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula nang nagsimula siya sa kanyang gawain. Verse 2 to 3, hanggang sa araw na dinala siya sa langit. Sa araw na dinala siya sa langit. Nasaan si Jesus Christ? Nabuhay siya muli, dinala siya sa langit. So, buhay si Jesus Christ at nasa kanyang kaharian sa langit. Matapos siyang mamatay at mabuhay muli. Salita ng Diyos ay katotohanan at nagsasabing buhay na muli si Jesus Christ. Makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Kaya po kahit despite na kinalat na kasinungalingan ng mga gwardiya, ay kumalat pa rin ang katotohanan na buhay si Jesus Christ. Bakit? Kasi nagpakita at pinakita ni Jesus Christ ang mga patunay na siya'y nabuhay muli.
At praise be to God, ang nakarating sa atin at pinapaniwalaan natin ay ang katotohanan na buhay si Jesus Christ. Okay, next. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Naman si Jesus Christ, no? Nung umalis siya, nagturo siya tungkol sa kaharian ng Diyos. Nung pagbalik niya, wala siyang sinasayang na oras. Sa bawat oras na nandito siya sa mundo, ang ginagawa niya ay ang pagtuturo sa kaharian ng Diyos kasi mahal na mahal niya po ang tao. Gusto niya talaga maligtas ang tao. At sa pamamagitan ng banal na espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang piling mga apostol. Okay? Pamamagitan po ng banal na espiritu. So next is, kailan babalik si Jesus? Okay, lahat tayo. We are always waiting for the return of Jesus Christ. Ang sagot, walang nakakaalam ng araw o panahon ng pagbabalik ni Jesus. Ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. So walang nakakaalam. Kaya dapat ready o lagi maging handa. Mateo o Matthew chapter 24 verse 36 verse 44. Walang taong nakakaalam kung kailan babalik si Jesus. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo ang nanaanak ng Diyos, si Jesus Christ, ang Ama lang ang nakakaalam ito. Ang pagbabalik ni Jesus Christ, alam po natin ang mangyayari. Yun po ay ang katapusan na ng mundo. Okay? Magkakaroon na po na ihihiwalay na ang mabuti at ang masama. Okay? So, ibig sabihin, kung walang nakakaalam, anytime pwedeng bumalik si Jesus Christ. So, ibig sabihin, dapat po talaga laging handa tayo. Kasi alam natin na ang gusto natin mapagandaan na Lord, sa pagbabalik niyo, Lord, ako po ay mabibilang sa mga anak niyo na dadalhin niyo sa inyong kaharian at mabubuhay na walang hanggan. Ako po ay makakabilang sa mga anak niyo na makikita ka ng mukha sa mukha. Yun yung hangarin natin, okay? So yung mga tao po ngayon, kung may makapanood man po nito, na hindi mo si alam sure, ay saan kaya ako pupunta? Sa langit o sa ano? Okay, ito lang po sinasabi ko. Kung gusto po natin na talagang maligtas, sundin natin ang kalooban ni God. Okay? Kung nakarating po sa itong salita ng Diyos, magpatuloy ka po. Okay po? Alamin po natin at kilalanin natin Diyos, makipag-ugnayan at basahin po natin ang Holy Bible. I-pray natin na every time po magbabasa tayo ng Biblia, lagi tayong pray, Holy Spirit, ipaunawan niyo po sa akin ang nais niyong ipaiwatig. Tulungan niyo po akong isabuhay ang banal na kalooban niyo. At tanggapin po natin si Jesus Christ at Lord and Savior at sundin natin siya. At sa pagbabalik po ni Jesus Christ, tayo po ay maliligtas. Okay po? So, ibig sabihin, anytime nakaready ka kasi, connected yung puso natin kay God. Verse 44, kaya maging handa rin kayo dahil ako, si Jesus Christ, na anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo inaasahan. Hindi daw natin inaasahan. Okay? At ang nakakaalam lang noon si Jesus, si God the Father lang, ang nakakaalam ng pagbabalik ni Jesus Christ, si God the Father lang, kaya po tayo ay laging maging handa. Kasi anytime, pwedeng bumalik si Jesus Christ and there will be rejoicing. Okay? Pagbubunyi, pagsasaya sa mga taong handa. Okay? Kung hindi ka pa handa, maghanda ka po. Okay? Mahalin mo si Jesus Christ, yun lang po yun. Mahalin mo si Jesus Christ, sundin mo siya. Okay po? Bibigyan tayo ng pag-asa ni God na maging handa. Ganun tayo kamahal ni God. Lagi niya tayo binibigyan ng warning. In conclusion, okay? Ang magandang balita. Nalaman na natin, yun pala yung katotohanan. Talagang Diyos si Jesus Christ, talagang buhay siya. Ngayon po, ang magandang balita ay ito. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. So lahat ang nabanggit kanina po, yun po ay magandang balita. Alam natin na lahat na nasalita ng Diyos ay magandang balita. Ito ang aral na inyong tinanggap at tinanggap at hanggang ngayon ay putol na naman yata. Okay, sorry. So, 1 Corinthians chapter 15, verses 1. Ganun pa. 1 Corinthians chapter 1 Corinto chapter 15, verses 1 to 4. Chapter 15, verses 1 to 4. Okay, so basahin ko lang po siya ng kompleto, ah. So, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan nyo.
Okay? So, yung mabuting balita pala, pag tinanggap natin, panindigan natin. Kaya nga po yung sinabi ko kanina, di ba, kung alam natin yung pundasyon, yung salita ng Diyos, kapag may nagtanong, ano sinasabi mong buhay si Jet? Alam mo ba, brother, sister, buhay si Jesus Christ ayon sa kanyang salita. Siya ang salita ng Diyos, siya ang Diyos, si Jesus Christ ay nabuhay na muli. Eh bakit sinabi doon, napatay? Hindi po. Ang nangyari po kasi ganito, yung mga guardia, sinabi po na yung kasinungalingan, pero ang katotohanan po ay buhay si Jesus Christ. Ibig sabihin, alam natin yung pinakapundasyon ng at naninindigan tayo dahil alam natin yung katotohanan. At yung po ay binigay sa atin ng ating Diyos. Sa verse 2, sa pamagitan nito'y maliligtas kayo kung, sabi o may kung, panghahawakan yung mabuting ang ipinangangaral ko maliban na lamang kung hindi talaga nyo, tunay ang inyong pananampalataya. Okay, ganito yun. Sa pamamagitan nito, nakarating sa atin ang mabuting balita. Okay, alam na natin yun. Maliligtas tayo kung panghahawakan natin yun at maninindigan tayo at susundin natin ang mabuting balita na ipinangaral. Pero daw, maliban lamang kung hindi talaga tunay ang inyo. Paano masasabing hindi tunay ang pananampalataya? Ibig sabihin, kung sasabihin ng tao, ay oo, nananampalataya ako sa salita ng Diyos. Tapos nakita mo, hindi niya sinusunod ang Diyos. Nagkakasala siya. Ay, hindi niya sinusunod ang Diyos. Hindi po yun tunay na mananampalataya. Kasi ang tunay na mananampalataya, tunay na sumusunod sa Diyos. Okay? So, binigyan ka ng warning eh. Naniniwala ka na sabi ni God, ang mga taong magkakasala at hindi hingi ng kapatawaran ay mapapahamak. Kung naniniwala ka sa warning at sa sinabi ng Diyos, ibig sabihin susundin mo ay Lord, iiwas at lalayuan ko yung kasalanan kasi nananampalataya ako na sinabi niyo ay totoo. Okay, ganun po yung tunay na mananampalataya. Naniniwala ka at sinusunod mo yung banal na kalooban Diyos. Okay pa? At sabi, kung susundin natin yun, tayo ay maliligtas at dapat forever. Ang pagsunod sa salita ng Diyos, hindi lang ngayon dahil Sunday, susundin ko yan, sinabi ni Sister bukas kung ano yung gusto ko. Hindi po. Hindi po ako ang nagsalita ng to, si God. Ang sundin natin si God at ang salita ng Diyos ay forever. Sabi nga, hindi po nawawala ang salita ng Diyos. Kaya ang pagsunod sa salita at kalooban ng Diyos, forever po. Okay pa? So next is sa verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kalutan, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasalanan. Okay. Ito daw yung pinakamahalagang aral, o sa English daw, ito yung katotohanan. Si Jesus Christ, alam natin at nabasa natin, siya ay namatay sa krus upang iligtas tayo sa kasalanan. Kaya nga po siya ang ating Lord and Savior. Inilibing siya, oo, inilibing si Jesus Christ, pero muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. Kaya nga, naninindigan tayo that Jesus is alive. Okay? So, yun po ay katotohanan. Okay, so basahin po natin sa John 1 chapter 15 verse 26 to 27. Verse 26, pagkatapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya. Ay, putol ulit. Sorry po. Okay, so John chapter 15 verse 26. Saka lang po ah. John chapter 15 verse 26. Okay, sa kung may isalin po kayo, basahin na lang po ah. So verse 26, pagkatapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na espiritu mula sa Ama, siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Praise be to God. Yun po yung sinasabi ko na kapag talagang, kumbaga yung sobrang lapit, praise be to God, all by the grace of God. Kapag sobra na po yung intimate yung relationship natin kay God, God and the Holy Spirit will reveal to us the truth. Siya po, okay, kaya nga tayo ay lagi magpapakumbaba, hindi tayo yun, and it will never be us. It's always about Jesus Christ po. Ang Holy Spirit po ang ipinadala ni Jesus Christ, and that's the good news. Na kahit sabihin natin, ako po, sa to lang po, hindi po ako ganun kagaling, mag-memorize ang mga sa Biblia o ganun. Pero I just praise God, dahil po sa kahinaan ko, ang banal na espiritu po ang tumutulong sa akin maunawaan ang salita ng Diyos. At may isa buhay yun, by the grace of God. At alam ko, ganun din po ang bawat isa sa atin. Na kailangan po ang bawat isa sa atin, kahit anuman pong estado natin sa buhay, kailangan magpakumbaba na Lord, gusto pa po kitang makilala.
Lord, gusto ko pa pong malaman ang katotohanan sa inyo, Jesus. Lord, gusto ko pa pong masunod ang banal na kalooban. Ganun natin kausapin ng Diyos. It's just acknowledging that, Lord, I humble myself. I can't do anything without you. I needed you, God. And the good news is, binigay ni God ang banal na Espiritu. Kaya po sa ngayon, nakakapagsalita ako na uunawaan ng bawat isa sa atin ito, hindi dahil kanino man. Because of the Holy Spirit of God na siya ang nagtuturo at nagsasabi sa atin na katotohanan na nasa salita ng Diyos, katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, katotohanan tungkol sa anak ng Diyos, katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Araba? So ganun siya. Pagdating ng Holy Spirit, magpapatotoo siya kung sino si Jesus Christ. Right? And alam na po natin, praise be to God, at kailangan po natin saliksikin ang puso ng ating Diyos at malalo pa po natin siyang kilalanin dahil Jesus is the Son of God. Jesus is God. Verse 27 po, kayo rin ay dapat na magpatutuo tungkol sa akin. Jesus Christ here is talking. Dahil kasama ko na kayo mula panauna. Ano sabi ni Jesus Christ? Pagdating daw ng Holy Spirit, tutulungan tayo maunawaan, magpapakita sa atin ng banal na Espiritu ang katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Praise be to God. Ngayon na tinanggap na natin si Jesus Christ na sa atin na ang banal na Espiritu, ipinahayag niya sa atin ang katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipinakilala niya sa atin si Jesus Christ. Praise be to God. Pero hindi po yun natatapos doon. Ang sabi ni Jesus Christ, kayo rin, tayo rin, ay dapat na magpatotoo tungkol si Jesus Christ. With all the blessings of wisdom that God has given us, we humble ourselves. It is not from us, it is from God. Lahat ng katotohanan na alam natin tungkol sa Diyos na naaayon sa salita ng Diyos, dapat daw ipatutuo natin. Okay? Yung mga tungkol kay Jesus Christ, ipaalam natin ang katotohanan, ang pag-asa na meron tayo. Ipaalam natin ang katotohanan, ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, tungkol kay Jesus Christ, na si Jesus Christ ay Diyos, siya ang kaligtasan, siya ang Kristo, siya ang Messiah. Jesus Christ is the Christ, okay? So ipatotoo po natin, huwag po natin ikahiya, okay? Dahil kung sino man pong ikahiya, si Jesus Christ ay ikahiya niya sa kaharapan ng kanyang mga anghel at sa kaharapan ng kanyang Ama. Huwag po natin ikahiya, walang mawawala sa atin sa pagpapatotoo natin ng katotohanan. Kaya mapalad po tayo, praise be to God, na nakilala natin ang Diyos. I-share po natin. Okay po, kahit maliit o malaking bagay, like ko sinasabi niya sa inyo eh, na kahit kunyari may sinat ka lang, nawala yung sinat mo dahil nananalangin ka kay Jesus Christ, o may nakasalamuha ka, may makausap ka, alam mo, brother, sister, mapa, alam mo, brother, sister, o kaibigan ko, kanina may sinat ako sa mga pakiramdam ko, nananalangin ako kay Jesus Christ, pinagaling niya ako, praise be to God. Isang maliit na bagay po, isang malaking bagay yon sa harapan ng Diyos. Kasi pinapatotohanan natin ang kadakilaan ng Diyos para sa kanyang karangalan. Alam mo ba, brother, si sabi sa salita ng Diyos, wag kang mag-worry kasi buhay ang Diyos natin. Alam mo ba, sinabi, ganito, Jesus is alive. Alam mo ba, brother, sister, ito ang salita ng Diyos, okay? So, ang bawat katotohanan na alam po natin, i-share natin dahil inutos po yun sa atin ni Jesus Christ. Sabi nga, kung tunay tayong nananampalataya, susundin natin yun. Kaya po tayo ay magpatotoo tungkol kay Jesus Christ na siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos, siya ay babalik na muli. Kaya maghanda po tayo for the glory of God. So in everything po, all glory to God our Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, and let us always pray. Harababashika sayarababashika yarabaka. Hallelujah. We praise and we adore you po. Father God, Jesus Christ, and our Holy Spirit, maraming salamat po, Panginoon ko, sa katotohanan, sa mabuting balita na ibinigay niyo sa amin tungkol sa inyong anak na si Kristo. Maraming salamat po sa inyong banal na Espiritu na ipinadala niyo sa amin, na na nagpatotoo sa amin, nagpakilala sa amin sa katotohanan tungkol sa inyong anak na Hesukristo. Jesus Christ, tulungan niyo nga po ang bawat isa sa amin by the grace of God, by your Holy Spirit, O Holy God. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na isa puso, isa buhay namin ang inyong salita at ipatotoo po namin ang inyong katotohanan at lukuban, takpan niyo po kami, Panginoon ko, ng inyong presensya, ng inyong glory.
cover us that people will not see us. Hindi po kami makikita. Bagkus kami po ay lahat ay luluhod, magbibigay papuro. Ikaw lamang po ang maging focus namin, Jesus Christ. Ikaw lamang po ang maitaas. Wala nang iba. Uka asa ika ikaraba isya ki ikarama saya ka. Usaya ika sa ikarama isya yaraba ka. Hura baba saya rababa shika ikarama asa yaraka. Hallelujah. Praise be to our Lord God Almighty. Amen and amen and amen. Hura isa ikarama isya yaraba ka. Jesus Christ is the Son of the Almighty God. In Jesus Christ's name, amen. Hallelujah. We bring back all the glory, adoration, and praises to you alone, Abba, Father God, and Lord Jesus Christ in the Holy Spirit. In Jesus Christ's name, amen. Hallelujah. Praise be to God. So again po, all glory to God our Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. God bless po. At magpatuloy lang po tayo sa katotohanan at ibigay po lahat ng papuri sa ating Diyos. God bless everyone po. Binabalik ko na po sa MC. All glory to Jesus Christ.